Sa episode na to, magka-camping tayo sa isa sa pinakamalamig na lugar dito sa Pilipinas. Ang Lake Tabeo na matatagpuan sa Kabayan Benguet. At sa ating paglalakbay papuntang Lake Tabeo ay madadaanan natin ang Cannon Road at ang Amboklaw Dam. Kaya tara, samahan niyo po kami muli sa aming adventure. Let's go! Umpisa na natin ang video. Alright, good morning guys! Welcome po sa ating channel. Today is March 25. Ang oras natin ay 10:23 AM. So, andoy po kami ngayon sa Lake Tabeo sa may nahanimutan ko. Kabayan yata. Kabayan. Malapit siya sa Tinok, malapit sa New Highest Point. So, mula dito sa Tarlac, mabiyahe tayo ng 235 kilometers or nasa more than 6 hours. Siguro yan, mga abot ng mga 7 hours kasama mga stopover. So, 10 a.m. plus 7 hours, mga 6, before 6 p.m. andun na siguro tayo. Magka-camping po tayo sa may Lake Tabeo. Ayan, napaka-init kasi dito sa may Tarlac. So, palamig muna tayo sa may Cordillera. Kasama natin si paring Zandro Aguilar. Ito nasa likod natin. Oo nga pala, bago natin umpisahan ang ating vlog, gusto kong magpasalamat kay EcoFlow. Ayan, ang EcoFlow na power station. Yan ang gagamitin natin ngayon na power station natin doon sa may campsite. Sa mga mahilig mag-camping, siguradong magugustuhan nyo ito. Ay, La Union na po tayo. Dito na naman tayo sa may La Union. Okay, dito. Bili na natin mga kailangan natin dito. Sige po. Okay. Ang angas ng rescue, anong tawag dito? Vehicle nila dito oh, sa may Rosario, La Union. So, ilang oras pa ba? So, mula dito sa may Rosales, 134 kilometers or nasa 4 hours pa. So, 127 na. Siguro, yung 4 hours na yan, abot pa ng 5 to 6 hours sa amin. Kasi, syempre, nagdo-drone tayo, stopover. So, mga gagabi na tayo. Mga 7 siguro. Or 8, andun na tayo sa may campsite. Sana wag umulan. Grabe, napakadilim ng kalangitan dun, no? So ito, papasok na tayo dito, papuntang Cannon Road. Ito yung papuntang Marcos Highway, tsaka San Fernando, La Union, Ilocos Sur. Nandito na po tayo sa may arko ng Benguet. Welcome to Benguet Province! Ito na mga kapundukan. Ganyan talaga ng wall na to. Ganda oh. Ganda talaga dito sa may Cannon Road. Beyond all.
Maramal Bridge. Kaya sinasabi ko, napakaganda. Camp 5 pala to. Camp 5 Bridge. Diba? Amazing. Dito pa lang sa may Cannon Road, busog na yung mata natin. Camp 6 na po pala tayo. Mula Camp 5 hanggang Camp 6 ang pinakamagandang view dito sa may Cannon Road. Camp 6, so malapit na tayo sa may Lion. Wala, lumalakas. Kapote muna tayo. Okay, magkakapote na tayo. Check muna yung daan para kabisaduhin natin. Pagdating ng Cannon Road, kakanan tayo pababa ng Amboklaw. Okay, connect ko na lang sa intercom. So ito, balot na kami, nakakapote na tayo. Tara, talina natin ang biyahe. Buti na lang, hindi naman ganun kalakas yung ulan eh. Parang ambon lang. Ito, Lion's Head na tayo. Welcome to Lion's Head. Oh, konti tao ngayon. Himala. Ito yung matarik na part dito sa Cannon. Pag nalampasan mo to, okay na. Napakatarik na atin sa likod. Ay, nandito na po tayo sa may Baguio City. Ito na ang checkpoint. Wet ride here in Baguio. Hindi na ganun kalamig dito ngayon, dito sa Baguio. Hindi katulad dati, grabe. Kakakilabot sa lamig. Binuksan ko yung kapote ko para maramdaman ko yung lamig ng Baguio. Ayan, sarap po. Welcome to Barangay Gibraltar. Dito na pala. Ito na, Amboklaw. Amboklaw Tip Top. Dito na pala. Tapos pagdating natin ng Amboklaw, kakaliwa tayo papuntang Bukod mamaya. Woohoo! Napakatarik nito. Eto dito, tanggal muna tayo ng kapote. Hindi na siguro uulan yan. Okay. Gusto ko itong nabili natin nga ito. Hindi mo babasahin yung sapatos mo, hindi mo na kailangan tanggalin. Para siyang bota na made waterproof boots. Kasi yung ilalim niya matigas ito. Take me back to the old dirt road where mama and papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago. Sarap dito, lamig. Anong oras na ba? Alas 3. Wow, ano kaya meron dito? Bibigatin yung mga kotse nakapark eh. Sarap na hangin talaga dito. Alpha Land Baguio Mountain Lodges. Ganda dito, papalibutan tayo ng mga pine trees. Lower Agno Watershed Forest Reserve. Napakasarap pang udor dito. Eto, may mga mandadaan na kayong mga restaurants. Ang pangalan ng restaurant, To the Moon. Saka punta, To the Moon. Grabe, napakaganda, daming pine trees. Tapos ang ganda pa ng daan. So madalas na dumadaan dito yung mga galing ng mga Cagayan, Tuguegarao, Isabela, Nueva Vizcaya. Ayan. Dito sila dumadaan. Mas mahaba ito kaysa Marcos Highway, tsaka Cannon Road, tsaka Naguilian Road. Ito yung pinamahaba, actually sa anlang apat. Tapos dito banda, walang traffic dito, konti lang mga dumadaan dito. Oh, di ba? Sa aming pine trees. Simple.
Upper Agno Watershed. Let the pull of the plow bring the sweat from my brow, and the glow of the fire pull me home. Naalala ko dito kami nagkape ni Bak TV dati, oh. Ay, hindi na nagtitinda si ate. Dito daw yung madaming na-aksidente, sabi ni ate. Dahil padusong, tapos blind curve. Kaya doble ingat po tayo dito. Taas natin, no? May daan pa doon sa baba. Shift to low gear. Ay, tingnan nyo yung daan, no? Whoa. Ah, maganda, oh. Pop. Okay. Napaka-peaceful dito. Okay, bukod 31 kilometers na lang. Ito, may ano dito, may dam dito, eh. Nakalimutan ko na kung anong pangalan ng dam. Puro pababa tayo dito. Mamaya niyan, pagdating ng bukod, akit na naman ulit tayo. Welcome to Sitio Adonot, Barangay Ambuklao. Ambuklao na pala to. Uy, may bridge, oh. Adonot Bridge. Ay, punuan yung mga jeep dito. Ang taas meron. Uy, taas natin. May ilog sa baba. Uy, may bubo dito. Sabi doon, welcome to Sitio Minac. So, heto na po ang Sitio Minac. Minac Bridge. Yun, kita ko na ang Ambuklao Dam. Ayun yung Ambuklao Dam. So, naka 4.73 liters tayo mula Capas Tarlac hanggang dito, Ambuklao. Daanan daw namin yung Ambuklao Dam bago tayo dumiretso. Pero ngayon, hindi na tayo dadaan doon sa rough road na dinaanan namin ni Bob TV. Doon na tayo sa kabilang daan. Eh, andiyan kami dumaan, no? Sa taas, Sitio Hilltop La Bay. Dito na tayo dadaan. Mahirap yung daan dun. View. Ganda din pala ng daan dito sa baba. Ah, dadaanan pala natin yung ano, yung may ilog. Wow. Ito yung ilog, oh. Diyan siguro pumupunta yung tubig galing sa dam. Ang ganda sa baba. Puro bato, oh. Tapos ilog, ang ganda. Wow. Wow. Ang ganda pala dito sa baba. Ano, ang ganda, oh. Amazing.
Mukhang malalim yun ah. Madilim yung tubig eh. Mas maganda pala yung daan dito sa baba kesa dun sa taas na dinaanan namin ni Bap. Pwede pala magpiknik dito eh. May kubo dun sa baba, sa tabi ng ilog. Ayan o. Ayun o. May nagbabangka o. Tapos may mga nagsisiming dun. Pwede pala dyan magpiknik. Tapos saan ang daan? Hindi ko alam ang daan. Wait lang. Hindi ko alam daan papunta sa ano, sa dam. Ayan o, may mga nagtitinda ng mga tilapia dito. Ang Buklaw live tilapia. Malalaki daw yung mga tilapia na yan eh. Galing sa mismong ano, sa ilog ng ang Buklaw. Ay, galing sa dam. Ayan o, may daan pa baba o. Angkit ng busina niya. Shoot. I heart ang Buklaw. Ala, tinakpan nila. Ito yung papunta sa may dam. Matarik pala to ha. Bakit nung last punta namin dito parang hindi naman matarik ha. Konti lang to rough road na to. Tapos sementado na ulit sa may dam. Ito, dito na tayo sa may dam. Welcome to ang Buklaw Dam. Wee! Welcome back. Oh, di ba? Ang ganda dito, no? Ala, ang daming basura. Pero meron may mga community pa diyan? Oo, oh, marami din mga bahay doon. Ito lang yung daan nila, kuya. Pag bangka, wala silang ano, daan na cement. Pero malayo doon pa. Kabila, ikot-ikot pa ng daan. Kaya nag-shortcut na sila dito, no? Oo, oh, dito shortcut. Diretso mga doon 25 30 minutes ang boat. Pero doon, abutin pa ng oras yung ganun. Naglalakad sila kasi walang sasakyan kasi daanan lang ng tao. Mahirap no, dadaan pa ng bundok, kuya, siguro ko yun, no? Siyempre, taas, baba. Oh. Kuya, yung mga binibentang tilapia doon sa baba, dito galing yan? Oo, yung galing ang Buklaw, ganun. Mga Binga Dam, meron din. Ayun, Binga Dam. Dito may nahuhuling isda dyan sa may dam? Mahirap din maghuling isa. Oh? Oh. Pero doon sa baba, sa may ilog siguro, madami, no? Mahirap. Matagal siguro, kuya, no? Pero yung malalaking binibenta nila, saan nila galing yun? Sa net! Kaya pala. Sige, kuya, salamat, kuya, no? Thank you. Dito maganda mag-picture. Diba? Kita yung ano, slide na ganun. Tapos siguro yung nakikreate na energy dito, doon na pupunta. Feeling ko lang ha. Ang ganda ng sun rays oh. Ganda ng sun rays oh. Saktong-sakto doon sa gitna ng bundok. Okay, time check 4:20 PM. Ito, nag-stop over lang kami dito sa may ang Buklaw Dam. Mukhang gagabihin na nga kami. Okay lang, hindi naman tayo nagmamadali. Tsaka malakas naman ang ilaw natin. Huwag lang sanang umulan. So, sabi ni Google Maps na wow, mahina ang signal. 1 hour 46 minutes na lang. Let's go. So, andito pa rin tayo sa Benguet, Nueva Vizcaya Road. Bukod 16 kilometers. Mukhang matarik to ha. Buelo.
Ay, hindi makabela, paliko. Oops, tarik. You know, may bulaluhan dito. Ang ganda ng bahay, oh. Gawa sa kahoy. Ito yung Agno River. Grabe, napakalawak, no? Taas natin. Anong bridge ba to? Aknip Bridge. So, itong daan na ito, pag diniretso po natin papuntang Nueva Vizcaya. So, kakaliwa tayo papuntang Bukod. May gasoline station pa pala dito. Ito dito. Mount Pulag National Park. View Park Eatery, Bolo Bridge. Okay, so 44 kilometers left. 44 kilometers na lang, andun na tayo sa Lake Tabeo. 1 hour 22 minutes. Sana dumating tayo doon maliwanag pa, para hindi tayo mahirapan mag pitch ng tent. Ang daming tao dito. Kaladyo. Anong lugar na to? Bukod Tourism. Bukod pala to. Bukod na pala to. Matarik din pala daan dito. Last punta ko kasi dito, pababa ako eh. Galing ako ng New Highest Point. Mount Pulag, Ambangig Junction. 4 kilometers, 4.51 kilometers. Hello, matarik pala dito. Bukod View Deck. Welcome to Daklan. Okay, nasa Daklan na po tayo. Taas na natin. Paakyat ulit tayo. Ah, come on. Come on ATV, let's go. Lumalamig na po ang hangin dito. Nararamdaman ko na yung lamig. Dahil siguro mag-aalas 5 na, 4:50 PM na po. At dahil nasa mataas na tayo. You know, tuktok lang sa kalam. Dito pala yung registration. Doon may araw doon nakalagay, Mount Pulag registration, tourist something. Mount Pulag National Park, doon sa kanan. Malamig na. Parang gusto ko na mag-jacket ah. Pag maharap tayo magandang pwesto, suot ko na jacket ko. Sabi tayo, susuot ko yung jacket ko. Welcome to Barangay Bila. Oh no, umaambun na naman. Pataas na tayo ng pataas. Ang sarap ng amoy ng ulan. Amoy probinsya. Dito pa lang, malamig na. Mamaya yan, mas malamig dun sa taas, sa may campsite. So good luck sa atin. May mga rollers. Rollers ba tawag dyan? Wow naman. Welcome. Ano daw? Saint Isidore. Taas natin. Okay, ilang kilometers pa ba? 34 kilometers na lang sa oras. Madulas yung daan. Katakot bumangking. Yan, dito. Nasunog to. Kulay black. Parang nasunog yata to. Hey no, nasunog siguro to. Pero yung mga pine trees, hindi naman sila nasunog. O nga pala, sinuot na natin ang ating jacket dahil hindi ko na kaya yung lamig. Ay, nasunog oh. Ano kasi nadyabang sinunog yan? Or nasunog dahil sa init? Sa init na panahon. Halos walang mga sasakyan na dumadaan, no?
Shift to low gear. Eh, ito, may ano dito. Welcome to Kabayan. May ano. Cauliflower par. Cauliflower. Ito. Ito. Cauliflower. Ay, malaki cauliflower dito. Picture tayo dito. Picture tayo dito. Wala pa akong picture dito. Okay, nandito na po tayo sa may Kabayan. Konti na lang. 29 kilometers na lang. Ando na tayo. Ganda oh. Woo! Par. Ayos. Lamig nga eh. 10 minutes break. 10 minutes break. Okay, tara. Tuloy ang biyahe. Barangay Adaway pala to. Home of friendly people. 5:19 na po ang oras natin. 5:19 PM. 58 minutes pa. Ayon kay Google ang ating lalakbayin. Daming mga rollers. Hindi ko alam ang tawag dyan eh. Pero para silang mga rollers. Safety rollers? Pakaalam nyo guys. Pakomment down na lang kung ano tawag doon sa mga yun. Safety barrier. Safety barrier with rollers? Haba, ano? Wow. Rock formation. Wow. Balaw Shan Bulaluhan. Bulalo par. Bulalo. Bisa kang bulalo. Ito may bulaluhan dito. Kain muna tayo. Wow, mukhang maganda ang view dito. Yeah. Hello po. May bulalo pa po. Ay, ano po ito? Pinapaitan. Bulalo na lang po sa akin. Sa'yo, par. Ayan. Dalawa po. Tsaka dalawang rice. Ang ganda ng view dito. Pwede po pumunta dito? Ay, hello. Wow, ang taas natin. Ay, may ano dito. May baka, oh. Baka ba to? Wow. Amazing. Totoo kaya to? Ay, totoo siya. Ang galing. So, ito ang ating ulam. Wow! Tignan nyo guys yung baka. Grabe, ang dami. Ang dami ng baka. Oh. Ang dami ng, ang laki ng serving nila. Opo. Ate, bakit po may malaking ano doon, cauliflower? Yun kasi yun ang ano ng municipality. Mostly na... Binibenta? Ah, kaya pala. Yun pala yung ano. Oo, pinaka-product nila dito. Punta po kami ng ano, Lake Tabeo. Malamig po doon? Opo. Ah, sige po, thank you po. Salamat po. Napaka-friendly nga ng mga tao dito. Tuloy na natin ang ating biyahe. Ang oras po natin ay 6:06 PM. Bali, 27 kilometers pa daw sabi ni Google Maps. Kagandahan dito guys, merong signal. Meron pong signal ang Smart at saka Globe. Dumidilim na po. Sana makarating tayo doon bago dumilim. Pero mukhang malabo. Abutan tayo ng dilim nito. Sabi ni ma'am, malamig daw doon. Mala Switzerland. Lalo tuloy ako na-excite. Sa bagay, dito pa lang malamig na eh. Lalo na siguro doon. Look at that.
Grabe, busog na busog ako doon sa Bulalo. Ang laki ng serving. Oo nga pala, lahat total na binayad namin doon sa kainan is 445. Dalawang order ng Bulalo, dalawang rice, isang kape, tsaka isang soft drinks. Yun, bali 445. Kanina pa tayo pababa. Kaling Bridge. Barangay Basoy. Hindi ka makapag-drive na mabilis dito. Madaming bato tsaka buhangin sa kalsada. Welcome Adaway National High School. Dumidilim na po. Minutes pa. 22 kilometers. Ellet Bridge. Pwede pa dito, hindi nila ramdam ang summer. Kahit summer, napakalamig. Opa. Welcome, Barangay Duakan. Welcome, Cabayan Benguet Poblacion. Sa poblasyon na po tayo ng Cabayan. At walang tao sa labas. Uy! Hindi ko napansin yung arms. Buti na lang, maliit lang siya. Walang tao sa labas, no? Ayun, meron isa. Dalawa. Cabayan Benguet, Cabayan Public Market. Saka ano na po. Welcome to Barangay Cabayan Barrio. Okay, 28 minutes na lang. 11 kilometers na lang, guys. Sobrang lapit na natin. May mga bahay-bahay na dito, kaya lang walang tao sa daan. Walang tao sa labas. Tulog na yata mga tao dito. 6:42 PM. Or baka nasa loob sila lahat. Okay, Asokong Bridge. Kakanan na daw tayo dito. Asan yung kanan? Turn right. Asan yung turn right? Ito. Mga matarik to ah. 2 kilometers. Wow! Grabe! Ang tarik! Wow! Bukas makakita natin tandaan. Bukas pag pauwi tayo. Grabe, gumaga pa. Ay, takbo natin 37 lang oh. Lakas naman ng motor na to, nasa likod natin. Enduro. Wow. Ano ba? Rusi lang sa kalam. Lakas nila. May angkas pa yun ha, partida. May community pa pala dito sa taas. Uy, daming tao. Anong meron dito? May okasyon. Ay, dibu yata. Madaming bahay pala dito sa taas. Napakatarik. Come on. Grabe, taas pala dito. Pili na tayo ng tubig natin para makapagkape tayo doon. Pili po. Dito. Thank you. Pili po. Magkano lahat? Oras natin ay 6:58. Madaming tindahan dito sa taas, tsaka madaming bahay. Nagpa-fog na dito sa taas. Sarap ng hangin.
Medyo pagsubok lang yung daan. Masyado matarik. Ah, maangat yung harap natin. Grabe yung fog. Grabe. Ah, katakot. Ay, shit. Grabe, nakakatakot. Bangin na dito sa kaliwa eh. Wait lang, nakatakot. 2.8 kilometers pa. Makatakot, Mar? Dandan lang, dandan lang. Kasi hindi makita yung daan eh. Tapos may putik. Tapos ang kitid ng daan. Oh my gosh, wala akong makita. Wala akong makita. Oh my gosh, where is the daan? Ay, kakatakot naman dito. Siguro mga 3 meters lang yung, uy, yung nakikita natin. Hindi pala advisable pumunta dito pag gabi. Lakas-lakas na ng ilaw natin pero wala pala tayo makita. Tandaan lang tayo. Sheesh, scary. Shit. Ito, ito. Padaanin muna natin ito pababa. Ang kitid ng daan. Tapos din mo kita yung sa side kung bangin na ba or ano. Bukas makikita natin yan, yung dinaanan natin na to. Kaya panoorin nyo yung episode 2 nito. Ayan, eto may harang kaliwat kanan. Ibig sabihin, bangin yan kaliwat kanan. Ba't ang daming sasakyan dito? Ay, may okasyon yata dito. Ang daming tao. Ah, ito, ito. Ay, ito 2 lanes na. Sa wakas. Ah, kinabahan ako dun ah. Buti naman dito wala nang fog. Ay, matarik na naman. Sana nakakita po sa camera. Napakadilim eh. Oh, grabe, sobrang lamig. Turn right daw 100 meters. Mamanid yung daliri ko. Sobrang lamig. Mukhang dito na tayo, guys. May mga nakikita na akong mga campers, oh. Kaya lang ko konti lang. 1 2 3 4. Ay, sa wakas na ako. Dito na tayo. Your destination will be on the left daw. Imagine no, merong lake sa taas ng bundok. Amazing. Oops. Mount Pulag National Park. Time check 7:08. Malamig. Nainigas yung mga daliri ko. Opo, magkapusa na kami. Pwede po ipasok yung motor? Oh, sige po. Nakakatakot po pala yung daan dito. Opo. Matarik na makitid. Dito. Pwede na siguro dito. Pwede na po dito. Hindi po ba lumulubog dito? Ah, akala ko kumunoy. Ang lambot eh. Dali lang yung setup yung tent natin. Automatic to eh. Mura lang to. Nabili ko to 1.5 lang.
gulang pa to. Ano na, sigusulat po dito. Ito ba? Itong bad na yan. Saan tayo nakaharap? Sa lake, no? Pwede na. Ganyan lang kadali. Pinakagandaan ng automatic. Diyan na kayo, ha? Hindi kami professional na campers. Dahaling ka rin ko. Okay. Yes, full charge. Hindi ba dapat sa loob to? Hindi ba dapat sa loob? Huh? Okay na yan, hindi naman siguro uulan. No, thank you. Yung pang ano to eh, yung pang pang workout sa kapatid ko to, hiniram ko lang. Shout out sa kapatid ko, kay Ging. Oh, di ba? Check natin generator natin. 98% pa. Ito yung gamit natin mula Kapas hanggang dito. Hindi man natin pinatay, naka-charge yung mga GoPro natin tsaka yung drone. Okay guys, what's up? Ito nga pala yung gamit natin na power station. Ito po ang EcoFlow River 2. Ang kagandahan po nitong power station na to is kaya niyang mag-charge within 1 hour lamang. That's 5 times faster than other portable power stations on the market. So kaya niya mag-charge in 1 hour. Galing, di ba? So ang kagandahan pa nito, pwede siyang i-charge kung nakasasakyan kayo gamit yung cable na to. So ito yung cable niya. Sasaksak mo lang to sa yung sasakyan. Tapos dito sa likod. Ayan, lalagay mo lang siya diyan. Tapos ito saksak mo na sa yung sasakyan. Tapos pwede rin siyang i-charge gamit ang Type-C. So ito yung charger ng ating MacBook. 0% ngayon to, itong power station natin kasi ginamit natin kahapon yan. So ito, charge natin. So ayan, nag-charge siya gamit ang USB. Ngayon, kung ito yung gagamitin natin, ito, 1 hour lang kaya niyang i-full charge. 1 hour or less. Ayan, so ita-timer natin para makita natin real time kung gaano kabilis siyang mag-charge. So charge na natin. Okay, timer starts now. Ayan, 1 hour. So ayan, charging na siya. Ayan, gumana na yung kanyang fan. Kapag sina-charge siya, gumagana yung meron siyang fan sa loob eh. Hintayin natin siya ma-full charge. Balikan natin siya after 1 hour. When I wake up early in the morning. Okay, so ayan, 100% na. Meron pa tayong 3 minutes left. Oh, di ba? 100% na siya. Ganun lang kabilis. Ito, meron siyang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meron siyang 5 ports para mag-charge. Sabi dito, fast charging with solar. Pwede siyang i-charge gamit ang solar panel. Kaya lang yung pinadala sa atin, walang kasamang solar panel. Kaya sa outlet natin sina-charge. Kaya nito hanggang 600 watts. At ang kagandahan pa nito, napakagaan lang niya. Nasa 3.5 kilos lang siya. Okay, so tara, tuloy na natin ang video. Mesa na tayo. Pwede na tayong magkape. Tara, kape tayo. Gamitin natin itong baso ni Apong Wanghud. Libre daw yung kape dito, guys. Okay, update, guys. Sobrang lamig. Sarado na lahat ng ano ko. Bintana, tsaka yung pintuan ng tent natin. Sobrang lamig pa rin, no? Hawakan mo dito, ang lamig. Napakalamig dito.
ginawa ko guys, nag face mask ako, tapos ito, magga gloves tayo. Bala ko sana magsushort na lang ako, kaya lang hindi ko na tinanggal yung pantalon kasi malamig. Ito, mag gloves tayo. Ayan, medyo okay na. Good night guys. Good morning guys. 6 AM na. Ito, ganito tayo natulog oh. Doble-doble, sobrang lamig. Naka-gloves pa tayo, tinanggal ko lang. Ito, may jacket tayo sa loob. Tapos, ang jersey pa, tapos ang t-shirt. Tapos, hindi na tayo nagtanggal na mo. Nagpalit ng short. Nagpantalon na lang tayo. Okay. Medyo maliwanag na. Sobra lamig. Feeling ko magkalag natin ako eh. So pupunta kayo dito at bawon kayo ng makapal na jacket. Tapos oo nga pala, mag-invest din kayo ng quality na tent. Ito kasing tent namin tag 1K lang to eh. 1.3 yata o 1.5. Grabe, sobrang basa niya dito sa loob. Basa oh. Basa. Pero sa ilalim hindi naman. Naka-ano pa tayo niyan. Ayun o, may ganyan na tayo. Okay, check natin ang ating Aeroflow. And charging pa rin lahat ng mga gadgets namin na charge namin kagabi, overnight. Ilang percent pa kaya? So, meron pa tayong 34%. Ito. Health conscious tayo. Gold sis. Ito mga binili natin kahapon sa 7-Eleven. Tapos, okay. Litin. Painit muna tayong tubig. Okay ka. Kakapi ka par. Ay, kasarap ng init. Sobrang lamig po pala dito. Pagkabi nang inginig kami. Mainit na po ngayon. Mas mainit pa ngayon. Ay, grabe. Nung first week saka second week yung nagpo-frost. Ay, nagpo-frost po? Oo po. Si, kung gusto niyo pong magpunta dito, pwede niyo pong kausapin. Ay, ilalagay po natin yung lalagay ko po yung number ni Ma'am. Ma'am Joralyn po ano? Joralyn. Lalagay ko po yung number ni Ma'am sa description box below. Para kung gusto niyo magpa-book dito, ayan, message niyo lang po si Ma'am. Si Ma'am Joralyn. Same bosses. Ah, napapanood niyo po ako. Dumadaan sa
Ayan o, shout out kay ma'am. Hello, good morning. Sa lamig. Ay, grabe, lagi ako nagigising. Every 2 hours, nagigising po ako sa lamig. Nanginig po kami kaninang madaling araw. Ako all throughout, nanginginig eh. Ay, ganun po? Ang ala ko, ako lang. Hindi, eh, yung mga buto ko eh, hindi na kaya ng lamig. Ilang taon na po kayo? 67. Eh, isang kasama ka na, 90 eh. 90 na po? Ay, grabe. Ay, shout out kina mama yan, no? Nagka-copy pa si ma'am. Ano na siya? 67. Tapos may kasama pa silang 90 years old. Tsaka dalawang bata. Akala ko ako lang yung nanginginig kagabi. Nanginginig. All throughout the night, nanginginig ako sa lamig. E tinignan ng anak ko yung temperature. Ilan po? 9 degrees. Ah, 9 degrees pala. Oo. Kaya pala grabe lamig. Tang may sticker tayo dito, guys. Sa mga gustong gano'n po dito, mag-camping. Ayan. Yung kay nanay. Pedro's Private Campsite. Ito po yung Facebook ni ma'am. Ito yung phone number. Pwede pala magluto dito, no? Thank you po. Saan po pwede mag-toothbrush? Sa loob na siya, may tubig. Dito po. Welcome, new highest elevation of the Philippine highway system.